So good morning once again, welcome to my channel. Ngayon ang ginagawa ko ay nakikipag-harvest ako. At panahon na rin ng harvesting ng kainin o mga palay. Ayan, tingnan nyo ang aking langlanga. Ganito po talaga kami kasi pantrapal namin sa init. Marami akong kasamahan dyan sa likod. Kasama namin nag-harvest ng palay. So meron ako dito yung tinatawag nilang tinatawag naming rakam, gamit, ginagamit para iipunin ang itong palay. Tapos nilalagay ko dito sa may sako. Dati ang ginagawa namin, binabata yung tinatalian namin ito per bandel sa, pero ngayon nanibago. Pinabago para sa ganun ay wala nang ni isang masayang o di kaya mahulog pa sa lupa. So ayun yung kasamahan ko sa likod ay sa kabilang doon sa may kasama namin na nag-harvest. Ayan, ito po, ito yung klase ng palay na kung saan ito ang minuro. Tinatawag nilang palawan dito na napakasarap at napaka bitamina. Walang fertilizer, hindi kami nagpe-fertilizer dito kasi masagana pa ang ano, ang mataba pa ang tawag nito, ang lupa. So kontratahin ko yung isang sako na pupunuin hanggang tanghali. Time now is 9 in the morning. So ayan po, later on pupunta tayo dun sa kabila para ipukunan natin ng video naman yung kung paano sila mag-harvest. So ito talaga ang sinabubuhay namin simula nung kami bata pa, kaya sanay na po ako sa ganitong klase ng pamumuhay. Ayan, tingnan nyo lang ako. Bale, oo, ganito po iyon kung bakit kami naggagani o di kaya sa bubuhay namin pang ekonomiya sa isang taon, kung saan pang ano na lang po namin, ganun po talaga ang salita namin dito. Meron kami tono, hindi ko naman ito kinakahiya kasi ito talaga kami. Ayan, si Tabo lang ang aming kasamahan. Nakapuno na siya ng isang sako. Pasensya na kayo sa video kasi medyo magulo. Okay lang, mamagat daw si Manang Yubi. Ang sabi niya mag-ingay daw siya. Pero sa amin nung kampa ang ano, may sariling kainin, anyawin namin, bawal sa amin ang mamagat. Kasi noon maragamay kami. Kami yung pinaka maraming palay na kahit maliit lang yung oma namin, na kahit isang talag lang makukuha kami ng 1,000 na 1,000 na sako. Yan, pasensya na kayo. Kanin narsima yanin. Ayan, napaka-enjoy ng mag-harvest ng palay. Kaya halina't manood sa aking mga video. Yes mo. So ang proseso para makuha mo yung palay, ito yung sabi ko kanina na rakam. Pagsabayin mo yung itong dalawang daliri, tapos iipitin. Parang ganito lang. Ayan.
para sa ganun makuha mo yung ano, yung talay. So again, sabay-sabay po ang lahat dito na kung saan nag-harvest lahat kasi talagang seasonal. One in a year lang po ang aming ano, ang harvesting ng palay dito kasi ayun, nabaliktad tuloy ang video. Kasi minsan lang talaga napapanahon at tunyon talaga ang kumbaga kaugalian. At saka pag dalawang beses kasi mag ano, parang yung mga nag-try noon na hindi siya pwede kasi ang time naman ng pagtanim nito is that summer na summer, May, April. Tapos after that, nilinisin ito, alisin yung mga damo ng June and July. Tapos September and early part of August, last month or last week of August pwede nang magsimula yung mga maagang nagtanim ulit kaya nagprepare ng kanilang mga kainin. So after na naman ito yung pinagpupungo. Alam nyo ba yung pinagpupungo? Ang sabi kong pinagpupungo, pero hindi na ngayon uso ang pungo kasi wala naman ng, hindi naman na tawag nito, hindi naman na tinatalian yung palay, sinasako na. Kaya imbes na mamungo, mga two ang tawag na namin ngayon, wala nang pungo. Kaya ganito ang itsura ko kasi ako ay marakadat. Alam nyo ba ang marakadat? Yung meron kaming ginagamit na damo na kung saan pampaswerte yon sa palay. Kahit ano, gaya ng sabi ko kanina, kahit isang palad lang ang sa ingin namin noon ay makakuha kami ng 1 million sacks. Oh, tingnan nyo nila, inya talaga, iyaan. So ang tawag nila diyan sa tawag namin dito sa may ano, nasa tapos ng pinag-anihan ay dagdagamian. Dagdagamian ang tawag diyan. Tapos yung mga itong mga kahoy at tud. Pero kahit ba naman i-explain ko to, hindi naman kayo marunong, wala naman kayong oman diyan sa tugigaraw. Itama. Ito lang ha. So ayan, ugaliin lamang po na manood sa ating mga video. Ang itusunod natin i-cover anytime ay ang pangakto ng amay na kung saan ay lahat ng may gustong makipangakto, makipamungo ay pwede lang. Para, kumbaga parang bayanihan siya. Para sa ganun maubos yung ipong palay tapos dadalhin doon mismo sa may kabahayan kasi ito malayo ito sa mga bahay, sa bahayan namin. So ayan, nabalibaliktad yung video, sorry, yung monitor natin. Thank you so much, kaya ugaliin nang manood sa aking mga videos. Ayan, nakikita nyo dyan sa ano, napakalawak, aabot ito ng 13 million hectares ang aming palayan. Once again, thank you so much. Mag-subscribe na at i-share sa lahat ng mga kapamilya, kapuso at higit sa lahat mga kablag-blagan natin dyan. Maraming salamat po. Ayan, pinapawisan na po ako. Pero part ito ng
napakasaya at napakasarap at napaka presko ng hangin dito sa may bundok. Ayan yung mga ano doon sa kabila. Doon mismo doon sa malayo mga kaingin, mga Oman pa ang mga yan. Ang tawag kasi namin dito ay Oman. Hindi Oman na ano ana ibang country. Oman talaga ang tawag namin dito in Tagalog, kaingin. Hindi ko alam sa English ito. Let's say garden na lang. So once again, thank you so much and I love you all. God bless. Yahoo!